Linggo, araw ng pahinga, pero hindi uso ang salitang ito sa pamilya Liwanag. Paano ang gagawin dito, Tay? Kukuha po ako ng bigas. Ah, ng bigas. Opo. Diyan po kami umuutang ng bigas. Magkano po lahat-lahat? 399. At 399. Ito po yung kinuha nila ngayon. Oh, kambang ay kumayo mo. Ilang buho po yung kailangan nating mababa para mabayaran tong ano pananghalian? 60. 60. Anim na pong buho. Opo. Sa mga pamilyang isang kahit, isang tuka. Salamat po sa biyayang binibigay mo sa amin. May kakambal na kalbaryo ang bawat subo. Dalawang oras ang lakaran paakyat sa gubat kung saan tumutubo ang mga buho. Karamihan sa mga aita ng Sitio Malipano sa Zambales, pagbubuho o pagbebenta ng mga tinabas na kawayan ang kinagisnang kabuhayan. Puro kawayan na dito sa parting tutay ah. Oh. Walang ibang alam na trabaho si Tatay Joseph kundi ito. Kaya gaano man katarik ang lakarin, handa siyang tiisin. Ang kagandahan sa kawayan, sa bamboo, hindi mo na siya kailangan itanim. Actually, yung bamboo, mabilis siyang tumubo. Ang gagawin mo lang, kailangan regularly pinuputol mo siya para may bagong shoots na umuusbong. Ito yung maiiwan. Mm-mm. Dahil sa susunod na taon, mayroon na namang kukunin. Habang nagtatabas ng buho si Tatay Joseph, abala naman sa pagtatali ng mga naipong kawayan ang kanyang tatlong anak na babae. Si Maui, 12 taong gulang ang pinakamaliit sa tatlo. Pero handa siyang magtrabaho, gaano man kabigat ang pasan. Bubuhatin mo to? Ha? Kaya mo ito? Italim natin? Ha? Itali na lang na Latin, mahirapan. Pagdating sa patag, ilahin mo na lang. Bakit ka naman nagbubuhat ng buho? Naawa po ako sa papa ko na nahihirapan po siya. Nahihirapan siya saan? Opo. Saan siya nahihirapan? Dito po. Ah, dahil masakit yung tatay ko. Nung malakas pa po si tatay ko, silang po yung nagtatrabaho. Tapos? Opo. Nung naano po siya ng dugo, nung po tinulungan na naman po siya sa trabaho. Sa aming likuran, pilit namang binuhat ni Tatay Joseph ang isang malaking bungkos ng kawayan. Halos makuba siya sa dami ng pasan. Pero sa gitna ng paglalakad. Hingal ka saan? Ilang piraso ba yung buhat-buhat niya? Ano ito? 10. Anemic o kulang sa dugo si Tatay Joseph. Pero hindi niya ito pinapagamot. Hindi kasama sa prioridad ng pamilya ang pagpapa-ospital. Ano pong nangyayari sa inyo? Pagka ano po nahihilo ako, kaya naisip po ng mga anak ko, Tatay, magpuputol na lang kayo magtambak. Mm-mm. Pag wala po kaming pasok,
Tay, kahit tiglilima lang po. Mm-mm. Baka hindi nyo naman kaya kako. Kaya namin po, tatay. Alang-alang po sa inyo, tatay. Ano bang gusto mo maging paglaki mo? Ano bang pangarap mo sa buhay? Maestra po. Ah, maging teacher. Mm-hmm. Bakit gusto maging teacher? Para po matulungan ko po yung mga kapatid ko po. Para maging paaralan po sila para hindi na po madanasan po yung pagbubuhat nilang buho po. Makalipas ang isang oras, narating namin ang kalagitnaan ng bundok. Ang kailangan natin, ilan ang kailangan natin gawin? 60? Ha? 60? Kasi may utang tayong 399 pesos dun sa sari-sari store. So, kailangan makabuo ng 60 na buho. Malayo pa kami sa takdang bilang ng Kawayan, kaya napilitan ng mga bata na magpasang muli. Natanggal sa tali yung mga Kawayan eh, kaya mas mabigat buhatin. Good. Ilan na tayo? 35, 36. Ha? Lima po to. 36 po. 36? 15 dala namin eh. 40. 45? 46 pati po ito ma. Masakit na ang aming balikat pero hindi pa rin kami umabot sa takdang bilang. Mabuti pa rin. Akala ko pwede na kaming magpahinga. Pero hindi pa pala. Kailangan naming pasaning muli ang buho at ibaba sa malabangin na paanan ng bundok. Nakakatakot eh. Hindi ka sanay dyan, ma'am. Ano ka? Ma? Tatumbling po. Tatumbling? Ako po, hindi ka sanay. Tara na, lo. Tara na. Saan tayo dadaan dito? Dyan? Hindi mo pabangin na yan? Hindi mo papag... Ayoko na sanang magpatuloy, pero nakita ko ang batang si Maui, sinuong ang daan, anuman ang mangyari. At pag nakikita niyo po yung mga anak niyo na nagbubuhat? Kuminsan na, gusto kong iiyak, ma'am. Kaya lang, tinitiis ko. Kasi imbis na hindi na po sila magtatrabaho, gawa po ng kahirapan po yung buhay namin, yun po, tinitiis ko na lang. Gusto ko ngang iiyak, wala akong magawa. Sadyang walang mabigat at walang matarik sa batang naghahabol ng panaginip. Sobra ay kumagita. Sakarang hindi kaya kayong mikulakan eh. Mas matarik to. Halos dumaus-dus ako sa bigat ng Kawayan sa aking balikat. Naisip ko, paano pa ang mga bata na di hamak na mas maliit sa akin? Ay, salamat, Lord. Thank you. Ilan po lahat-lahat bilangin niya.
Ha? Teka, bilangan natin. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Anumang bigat ng kanilang pinasan, kulang pa rin ng 15 buho para mabayaran ang kanilang utang. Ang problema, Lunes na bukas. Alin kaya ang pipiliin ng mga bata? Magpasan o pumasok sa eskwelahan? Nakahinga ako ng malalim nang makita ko kinabukasan sa flag ceremony si Maui at ang kanyang mga kapatid. Pinili nila ang eskwelahan. Hindi sila magtatrabaho sa araw na ito. Maging si Tatay Joseph tuwang-tuwa rin habang pinapanood ang mga bata. Ito ang biyayang kapalit ng bawat pasakit. Bakit po importante na makapag-aral yung mga bata? Ayaw po namin matulad sila sa amin na walang pinag-aralan. Kasi po ma'am, kung minsan po may naloloko kami, kung minsan pag nangungutang kami sa may tindaan, kahit konti lang po yung alam namin na konti yung nautang namin, palalakiin na sa ano, lalakiin yung utang namin. Sa classroom, masayang sinilip ni Tatay Joseph ang kanyang anak sa loob ng silid. Si Maui ang isa sa pinakamagaling sa kanyang klase. Pursigido sa pagsusulat ang bata, kahit pagod na sa pagpapasan ang kanyang mga balikat. Ito pala. Tapusin mo ang pag-aaraw mo, Maui. Ayos na kami, Maui. Magbubag na naman ang Mag-isa lang magpapasan ngayon si Tatay Joseph. Halos 20 buho pa ang kailangan niyang ibaba sa bundok para mabayaran ng 399 pesos nilang utang. Tay, ba't dito kayo nangunguha ng buho? Taas-taas? Ala-ala akong makukuha sa patag, side na sa patag eh. Dito ang talaga dinadaya namin bundok. Dito hindi nakakaabot yung mga unat. Kailangan ko itong umakit dito. Ito na lang daw ang lugar kung saan libre ang buho. Lahat kasi ng nasa patag, may bayad na raw. Sa buho, piso, bayahan mo. Kung pagpuputol. Sa may lupa, ay dito wala kang mabayahan. Malayo nga lang, bayad ka ng pawis. Ayun. Noon daw, walang iisang nagmamay-ari ng mga buho. Libre ito para sa lahat ng katutubo. Pero nang dumating ang mga Tagalog o unat kung kanilang tawagin, nagkaroon ng titulo ang lupa, nagkaroon ng bakod ang gubat. May mga kuwan sila, may mga sukat ng sila lupa. Hindi ka pwedeng papasok, hindi ka babayad. Yung nga mali na matatanda namin noong una, nauna sa amin, ang kamalihan. Hindi kayo pinag... Nagupok sila ng unat dahil sa kamangmangan nila. Noon ko lang naintindihan kung bakit animoy walang kapaguran si tatay sa pagpasa ng mabigat na kawayan. Sa panahon kung kailan lahat may kabayaran, kawayan at pangarap na lang ang pwede nilang kapitan. Doble ang bigat ng kawayan kapag bagong tabas ito, pero parating na ang buyer kaya kailangan magmadali. Kaya ko to. Bigat ba? Ay, shucks. Hindi na kasi kaya ni tatay na magbuhat ng 15. So, binuhat ko na lang yung 5. 10 sa kanya.
Halos isang oras din naming tinahak ang gubat, pasan ang kawayan sa aming likuran. Mabagal ang bawat hakbang ni Tatay Joseph. Alam kong pagod na siya. Pero paano ka susuko kung nakapasan sa iyong balikat ang bigat ng iyong mga pangarap? Maya-maya, dumating na ang buyer ng mga buho. Matiyagang nag-abang si Tatay Joseph. Sapat na kaya ang buhong aming pinasan para mabayaran ang kanyang utang? Habang naghihintay sa pagkarga ng kanyang aning buho, naikwento sa akin ni Tatay Joseph ang kanyang mga anak. Pumasa raw si Karen sa lahat ng kanyang mga exam at gagraduate na ng grade 6 sa susunod na buwan. Napapasalamat din ako sa Panginoon. Kako ay kahit may sakit ako, naipilit ko pa rin maitataguyod ang mga anak ko hanggang sa matapos. Sana bago man lang ako mamamatay, makatapos kayo kako sa mga anak ko. Si Maui naman, pirming nasa top 10 ng klase. Matayog raw ang pangarap ng batang ito. Si Maui naman, pangarap niya rin po raw, ma'am, pag matapos siya, maging doktora. Palagi niya po sinasabi sa akin, ma'am. Sila ang punot dulo ng kanyang sakripisyo, ang nagpapagaan ng bawat kawayan na kanyang pinapasan. Sana sapat ang pinasan niyang kawayan para bayaran ng pangarap ng kanyang mga anak. Pitong daang piraso ng buho ang ikinakarga ng mga buyer sa truck na ito linggo-linggo. 6 piso kada piraso ng buho ang bili nila sa mga katutubo. Ano po ang ginagawa dyan sa mga buho? Gagawa pong pang-ipin at pang-sawali. Gagawang bagot na sawasawali. Kami ba po pinandidingding? Maya-maya, binilang at ikinarganan ang mga buho ni Tatay Joseph. 2 araw niya itong inipon para mabayaran ang kanyang 399 pesos na utang. Sana umabot sa takdang bilang ang aming mga pinasang kawayan. So magkano po lahat-lahat yung kay ano, si Tatay Joseph? 67 na piraso ng buho. 402 pesos ang halaga ng naipasang buho ng pamilya Liwanag. Sapat na para bayaran ang kanilang 399 pesos na utang at may sobra pang 3 piso. Pero nang oras na ng bayaran, paano po ba yung bayaran sa kanila? Di po,
kumukuha sila sa tindahan ko. Oo. Tapos kada karga nila, nililista ko. Oo. Minaminus ko yung utang nila. Eh, hindi po kagad, hindi po lahat napupulpid. So ngayon po, magkano? 2,584 minus... Ano po yung 2,584? Yung pong utang niyang... Yung dati po. Simula po ito. Hindi ko lubusang naintindihan ang aking narinig. Hindi lang pala 399 pesos ang kailangan niyang bayaran. So ang may utang pala siya? Opo. Na 2,584. Minus 400, 2,284. Balak mo ngayon? Ang balak ko po ngayon, babayaran ko po yung utang ko. Para? Mga ilang buhay yan? Mga 300. Pagsisikapan ko na lang po yun, ma'am. Para makabawi na naman po ako, ma'am. Ganun po yun, ma'am. Paano ang graduation ni Karen? Ba, yung po ang iniisip ko ngayon, ma'am. Sa mga pamilyang isang kahig, isang tuka, kulang ang isang kahig para bayaran ang mga pangarap. Pag-uwi sa bahay, hindi ipinahalata ni Tatay Joseph ang kanyang lungkot. Hindi rin niya sinabi na malaki pa pala ang utang na kanilang babayaran. Pero kahit papano, tila ramdam na ito ng kanyang mga anak. Ang batang si Maui na pangarap noong maging doktor, tila nagpalit na ng panaginip. Bakit gusto mo makatapos ng pag-aaral? Para po makatulong po ako kay Papa ko po. Anong obrang gusto mo? Anong trabaho? Naglilinis sa bahay. Yung naglilinis sa bahay? Opo. Yun ang gusto mong trabaho? Opo. Sa maraming katutubong aita sa sityo Malipano, sadyang mas mahalaga ang trabaho kesa makapag-kolehiyo. Ba, be, bi, bo. Bago matapos ang araw, matiyagang tinuruan ni Karen ang kanyang ama na magsulat at magbasa. Matupad man daw o hindi ang kanyang mga pangarap, kahit papano'y naipasa na niya sa ama ang binhi ng panaginip. Bakit ba importante na matuto si tatay magbilang at saka sumulat ng pangalan niya? Para kahit sino po yung gusto magpapirma po sa kanya ng ibang tao po, alam niya po kahit wala po kami. Anong pakiramdam niyo po nung naisulat niyo na yung pangalan niyo? Mamagaan po. Ako ay salamat sa tanda ko ng ito. Naisulat ko rin ang pangalan ko. Makalipas ang isang buwan, dumating ang pinakahihintay na araw ng pamilya Liwanag. March 23, 2015, ang araw na pinakahihintay ng pamilya Liwanag. Sa unang pagkakataon, may magtatapos ng elementarya sa mga anak ni Tatay Joseph. Simulan po natin ang ating programa sa pagpasok ng Watawat ng Pilipinas.
pong pakiramdam ninyo? Gagraduate na yung panganay ninyo. Ano po yung pakiramdam ninyo? Na talagang natutuwa po yung loob ko para sa mga anak ko. The Guzman Darwin H. Kanino ka nagpapasalamat na makakapag-graduate ka? Mga tatay ko lang po. Kasi? Sila po yung nagpapaara sa amin po. Nang matapos ang seremonya, biglang nawala si Tatay Joseph. Kinabahan pati si Karen. Saan nagtungo ang kanyang ama? Makalipas ang ilang sandali, nagpakita rin si Tatay Joseph. Pansit. Bit-bit ang ilang pagkain sa kanyang mga kamay. Marahil inutang na naman niya ang mga ito sa tindahan. Utang na ilang linggo kaya niyang papasanin. Teka po muna. Kanin yung pansit ninyo. Salamat king apo ko, mag-graduate siya ngayon. Eh. Bakit idol mo yung tatay mo? Dahil siya po yung naghahanap ng pagkain namin. At siya po yung naghahanap ng mga, ano po, yung mga damit at saka mga sangkapit. Sa kultura ng mga Aita, mga bata ang pinakamahalaga. Ang kanilang pangarap ang punot dulo ng lahat ng paghihirap. Ang kanilang tagumpay ang matamis na biyaya ng buhay. Sa tingin ninyo, kailan kayo magbubuho? Hanggat mayroon po akong pinapaano sa pag-aaral, hindi ako titigil. Hanggat malakas pa ako, ma'am. Hanggang hindi sila makatapos. Ako po si Cara David, at ito po ang Eyewitness.